bigyan ko lang kayo ng 360. Very ano lang tong ano natin, no? Kitchen natin. Cute na cute lang. Pang ano lang talaga, small scale. So, yan. Give you 360. Dito naman tayo sa harap. Ayan. Ganda ng view. And yung kitchen. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk anything about baking, pastry, business, you know, saving, investment, because I'm a financial consultant and I'm a business owner as well. So for today, I-share ko sa inyo yung aking baby, no? I'll be touring. Siguro maiksi lang, I'll be showing you my cake shop, my cafe, my small cafe na nakuha ko this time in pandemic. Share ko lang din na we got this place. I actually got this place kasi because of COVID din, no? Kasi sobrang, I was really tired of waiting na for my chance. Kailan ba ako magbubukas ng shop? Kasi before, sa bahay lang naman kami kumbaga, gumagawa ng cakes and all take orders. Kasi may sarili naman akong, kumbaga, kitchen there na sa akin lang din talaga. Pero sabi ko, ay, COVID, ano kasi, parang COVID taught, I don't know, parang it taught me na anything could happen, you know? Parang in snap of a finger, anything could happen, you know? Parang a life will end. Parang hindi mo masabi. So sabi ko, ay nako, bahala na, no? Sabi ko, even though like it's a waste of money, kasi diba, it's very risky. Kasi, for sure, mahina ang business because it's not operating as well as before. Kasi nga, may COVID, so hindi ganun ka gastos ang mga tao ngayon. But nevertheless, sabi ko, it's time. It's my time to shine. It's my time na talaga, no? If it's not, you know, if it's not today or right now, hindi ko siya, kumbaga, kung hindi ngayon, kailan pa? And I'm really tired of waiting na. So, very impatient. And nagkataon din na nabakante to yung building na to. This is a 3-story building. Ano lang naman siya, maliit lang. Para it's ano lang nga, 33 to 36 square meter lang ata siya. Pero ayun nga, nabakante siya due to COVID kasi nga nahirapan magbayad din yung tenant dito before, so nabakante siya. Pero kung walang COVID, hindi ko din talaga to makukuha tong pwesto na to. So I found this place, you know, I was looking online. Dapat kukuha ako yung malapit sa amin. Pero this location is parang kumbaga much better. This is smarter location kasi magkatabi siya ng kumbaga Talipapa or Market. Ang daanan talaga siya ng tao compared dun sa amin sa mas malapit. Well, malapit lang din naman to sa bahay namin. Pero this one, parang kumbaga mas better yung location niya. Okay, and ano pa ba? Ayun lang. So, ayan siya. 3-story building. So, ayan. Sila ate. Kapitbahay ko. So, ayan. So, ayan. So, ayan. Tarpulin. Nakapay ang kahapon. Yung menu namin. So, ayan. Tapos yan naman yung harap namin. Sharan. So, may menu din dito. So, hindi kami nag-offer ng, ang tawag dito, dine-in kasi nga may COVID. Pero kung meron sa, ay wala sana COVID, meron sana dine-in there. Kaso wala. Yan yung prices na murang-mura na. And then, ayan. Yung cakes, dalawa na lang natin. Daming bumili kahapon. So, ayan, nagbibenta din kami ng toy toppers. Ayan. Ayan nga pala, ito pala si Alex G. Siya yung kasi meron kami. Ayan. Yung may the cake
for her before. So, nandyan si Alex G. So, ayan. So, pasok tayo. Tada! So, ito yung loob niya. So, ayan. So, ayan. Yung sa labas. And then, yan. Toys. Okay, yan yung cakes. Tapos, besides sa cakes din, yan. Dalawang ref. Ayan. So, aside sa ano din, we are selling then some of baking essentials like flour, mga ganon. Kasi, para lang pandagdag kita din. And also, para mabilis din yung tawag dito, yung galaw ng ingredients para hindi siya na e-expire. So, ayan. Meron kami powdered sugar. Ayan. Sago. Mga chocolate chips. Marshmallow. Also, we sell here naman mga plastic containers, food containers. There's also styrofoam, super the cakes. This naman are the, of course, cupcake boxes, cupcake holders. So, ayan. Mga cupcake or cake boxes. Ayan. Flour, creamer. So, ayan, of course, para legal tayo. Mayor's permit, BIR. So, ayan. Nag-sell din tayo ng cupcake towers. Ayan. At here naman yung, kumbaga, station for the drinks, for the, tawag dito, for the, milk teas. Ayan. And egg waffles. So, ayan. Lahat divisoria, binili yan. So, ayan yung flavors. Ayan. Talagang organized yan. Also, ayan, mga sauces, electric fan, ayan. Medyo ano siya, ano, dirty. Kasi ginamit ko siya kanina. Gumawa ko ng waffle for breakfast. And then, merong katawag dito. Small electric fan para malumamig yung waffle at maging crispy siya. So, ayan. Here naman, small sink. And, yan. Yung four orders namin this. Para may board lang. Para matandaan ko kung may order ba that day. So, ayan. Sink. Ayan. And also, if kapag ano, super ano na ito, lahat ng aircon namin sa bahay, pati dito, lahat ng aircon din dito, is Colin talaga. Ayan, trusted namin si Colin. Inverter na siya. And this is, alam ko, the cheapest inverter and window type siya, no? The cheapest inverter. Kung gusto niyo bumili, bili kayo sa Western. Mas mura siya kaysa sa Abinson. And it's really cheap and it's really good kasi di siya maingay, tahimik lang siya. This is 1.5 horsepower. Perfect na siya for this, yung ganito kalaki na shop. Malamig na siya, actually. So, ayan, 27 lang siya, pero malamig na. Pero kasi ngayon, gloomy naman. Pero every 27 talaga siya. 27 lang. Tapos, ayan, small lang, ayan. Kapag ano, dito sila nanay kasi. Tsaka si Alex, yung pamangkin ko. So, kapag nandito sila, nandyan yung bed. May unan pa, humihiga sila dyan. Pag tumutulog sila, magbantay. Tapos, here naman, of course, yung... na to? CR. Ayan, nandyan yung CR. Of course, para safe, fire extinguisher. Let's go upstairs, second floor. So, ayan, I have here... organizers, dapat pagdamit siya, no? Pero syempre, kulipot tayo. And hindi na siya ginagamit sa bahay. So, eto, ginawa ko siyang containers. Of course, nilinis ko siya. Ginawa ko siyang containers for cake essentials. As eto naman, eto, buy one take one to sa SM, eh. Yan, we have here tools. Yan, naka-organize siya. Fondant tools, food tools, and mga cupcakes. Ayan, naka-organize na siya. Ayan. Ayan, nandiyan yung toys and flowers. So, ayan. Kasi kailangan mo talaga organize eh. So, ayan, sabi ko sa inyo, ano naman siya? Colin, another Colin naman na aircon. Ano din siya? Ang kagandahan dito, I just bought this one. Second hand! Sobrang mura, no? If you're in South area, do check, ano bang pala, parang ang pangalan ng shop nila is Hot and Cold. As in, guys, sobrang nakakatuwa doon bumili ng appliances. Especially like
kung kuripot ka like me, no? Kasi it works. Imagine you can buy this one at Brand View for 23,000 pesos, I think. And we bought this one lang for 13,000. Imagine 10,000 in savings, 'di ba? Eh, same lang din naman. Kumbaga, this one lang is second hand. So okay talaga. Perfect. Second hand siya. It's working. Mura yung bili namin. So ayan yung sink, of course. Nothing fancy naman. And yan, pero yung one thing na natutunan ko sa... Actually, natutunan ko yan sa McDo. Kasi nung nakita ko yung kitchen ng McDo, ay, sabi ko, pwede gayahin yun ah. Yung parang ganyan sa bitan. Pero it's organized, hindi siya naka-clutter, and nagda-dry din siya, no? So, ayan. So, I have here, this one naman, CR. Again, merong table lang, no? Medyo masikip, pero okay lang. Kasi di naman siya na nagagamit. Ayan. Bathroom, ayan, daming ano, kasi nawawala ng tubig dito. So, kailangan ng, ano, ng water, mag-ipon. Tapos, ayan, I have here naman, toolbox. So, ayan, naka-organize na siya. Ayan, piping tips. Oops. Ayan, this one, very special na, no? Hindi naman siya, like, super expensive, pero nabili ko pa siya sa US. So, ayan, naka-organize siya. I have here my mga, ano ba to? Dusts, di ba? And mga ano, tawag dito nga? Yun, pearls. Gold pearls, silver pearls. Yan, batteries, candy thermometer, ayan, microscale. Here naman, ano naman siya? Ano ba itong laban nito? Ayan, mga another set of tools. Hindi siya masyado organized, no? So, ayan, mga spatula, angled spatula, straight patch spatula. So, ayan. Oops. Tapos here naman is the drying rack. So ayan, nakaano siya, no? Organize mga plastics na nahugasan na, drying rack. Tapos ano ba to? Ay, glove. Pinaligaw na glove. Tapos ayan, dito naman is yung drying rack. So ayan, tcharam! Drying rack. Sa kitchen, no? Talagang this one is, ano talaga to? The best to, no? I believe nabili ko siya sa SNR. So, ayan. SNR. Lang siya nabili. And, maganda siya. Hindi siya stainless, alam ko eh. So, dapat before, kagay dito is, kumbaga, nagpapatuyo na siya dito. Tapos, ayan. Microwave, of course. Very essential siya if you want to have a cake shop. Kasi talagang kailangan mo, no? And here naman is yung mga, ayan, other tools, ribbons, glue gun, yan. Tapos here naman, another rack naman. Tapos, kwento ko lang, no? Kaiba na yung color nila. Trusted ko na to si Hanabishi, yan. For how many years na? 5 years na. Yung isa dyan, may insurance. Nakakatawa. Tapos nasira yung may insurance. So, eto, alam ko, dapat ganito, same color eh. Pero, ayun nga. Kasi nga, may insurance tapos nasira. Pinalitan nila bago. Imagine, guys, gumastos lang ako ng how much, like, 200 for insurance. And alam ko naman masisira siya kasi I'm using it for business. So, ayan, na palitan nila bago, di ba? Eh, magkano yan? 2,000. Imagine yung 200 ko naging 2,000, di ba? Ang laking tipid nun. Sobrang, di ba? So, kapag if there is some, kunwari, anything na ginagamit mo for business, like yan, tapos may nag-offer yung insurance kapag binili mo yung appliance, bilhin mo na, o diba? What, magkano lang naman yung 200 pesos compared to buying it, diba? For 2,300, diba? Yan, I have a temperature gun and mga tools for fondant making. So yan, pantry, yan, mga used or open ng mga ingredients. More sa baba. Ayan, yung iba dyan pang bahay, may noodles pa, no? So, ayan. So, ito talaga yung the best, no, sa ano na to, is yung view niya, no? Talagang hindi mo, ano eh, mababayaran or walang equivalent yung view. Kasi parang meron siyang malaking puno here, and ang ganda niya. Ayan, open natin. Let's go outside. So, ayan siya. Daming tao. So, ayan siya. This one is cementerio siya.
Kaya talagang yun yung super na-appreciate ko dito sa location. Kasi yung kaharap ko, hindi din building, di ba? Kasi parang sobrang stressful kung puro building na kapali. Ewan ko. Pero depende siguro sa tao, no? Pero sa akin, mas prefer ko talaga na kung pwede, napapalibutan talaga ng puno. So talagang, it's very majestic na. So ayan, going back. So ayan, yung other mga ano natin, mga cake pans here. So ayan, mga cake pans natin. Ayan. Tapos here naman, of course, is yung oven natin na manual lang. Hindi tayo electric oven, gas oven siya. So, two layer siya. So, ayan. It is what is yung super gamit na gamit. Taas. Ito naman yung hindi masyadong gamit. So, ayan. Tapos, ano pa ba? So, ayan. Actually, mukha siyang dumi, no? Pero, it's wood kasi talaga. And I like working sa wood table. Inano naman namin to. Kinukuskus namin to every, kumbaga, every gamit or after gamit niya. Pero, of course, may mga yan, mga colorants. Kinuskos na namin to, guys, pero talaga yung ibang color, hindi siya, kumbaga, nawawala. Kasi, mas prefer ko, iba kasi yung, ewan ko ba, mas prefer ko. Actually, this one is a dining table. Mas parang sarap mag-work dito. So, sabi ko, ito yung gusto ko maging work table. Diba, sa mga tinap-tinapay. Same with, like, fondant. Mas prefer ko siyang work table. Tapos, ayan naman, down sa baba, chair, ayan, flour, pag nagbe-bake. So, ayan. So, here naman, another, and this table naman is stainless. Ito, nabili lang ni tatay ito sa junk shop, nakita niya. Kasi mahilig kasi mag-ano si tatay sa junk shop. Tapos, parang sa kitchen din siya. So, ginamit. So, ayan, ginawa na lang ng legs. So, ayan. Pakinabangan pa, di ba? And maganda siya tingnan kasi it's stainless. Tapos, here naman yung, ayan, meron siyang, ano, may banig kasi dito ako natutulog. Kapag like super busy, dyan ako natutulog. Tapos gising na lang, tapos work again. Tapos ayan, eto naman, perfecto, no? Sobrang, ang laking ano na ito, nabili ko naman to siya sa, ano, parang mga second surplus, parang second hand, yung mga galing Japan. This one kasi galing siya sa Korea, parang merong, nagsaradong hotel sa Korea. Nalaman ko kasi yung plates na kasabay na binili namin to, nandun yung pangalan ng hotel, Hotel from Korea. Tapos, puro ganito, hotel. Diyos ko, eh eto, mga containers na to, this one acrylic, super expensive niya, as in like 1,000 siya, no? Eto, nabili ko lang siya ng 100 something lang. So, talagang pinakyaw ko yan, ang dami ko acrylics. So, ayan. Ayan, dun din sa baba, ang dami kong ganito na binili. And good siya, no? Perfect siya kasi standard pala. I ordered or pinagawa ko tong standee na to. Di ko alam, ano pala siya? Kasha pala siya. So, ang galing lang. Kasi sobrang standard talaga ng size niya. Kasi nagkasha. Ano niya, ka-size na yung mga plancha. Yung mga ganito. Ayan. So, eto naman, freezer. I bought this one naman. Same. Kay aircon. Kay hot and cold sa Paranaque. I bought this for 4,000 lang, no? Super, ayan, super mura. Super mura si, ayan, may mga cakes tayo. Ayan. Ayan. I bought this one, 4,000 lang. Sobrang mura, no? For a freezer. Kasi kailangan pa talaga ng freezer. So, ang laking bagay. Kasi 4,000 lang, bibili ka ng brand yung nasa 15,000, diba? Or 12,000, hello. Diba? Ang layo, divided by 3, diba? So, ayan. Nandiyan yung shortening. So, yun lang naman. You know? Bigyan ko lang kayo ng 360. Very, ano lang tong, ano natin, no? Kitchen natin. Cute na cute lang. Pang, ano lang talaga, small scale. So, ayan. Give you 360. Dito naman tayo sa harap. Ayan. Ganda ng view. Ayan. So, ayan siya. And yung kitchen. So, yun lang siya. There three floors to, no? Sa taas is yung office na. So, dito na siya ito tour. So, ayan. Yun lang naman.